dilawan ka man, didiis ka man, didiis ka man, dilawan ka man, lahat tayo magkaisa, hindi tayo dapat mag-away. It's not a good example for the people na we are fighting each other to become a leader. The more na nag-aaway ang leader natin, naghihiwalay tayo, the more na maghihirap ang sambayan ng Pilipino. Maging instrumento tayo for peace and development. Naobserbahan ko walang disiplina yung mga Pilipino. Or mayroon bang may papaliwanag mo ba yan? Parang simpleng batas trapiko. Ang tao nawawala na ng respeto sa ating bansa. Why? Dahil empleyado, government workers, politician, leaders, mga kurap, paano magkaroon ng respeto? May favoritism. Hindi dapat ganun. Dapat pantay tayo lahat. Ang importante natin yung pagpapatupad ng batas, hindi tayo maging kurap. Pag nasa ibang bansa tayo, masunurin ang mga Pilipino. Sumusunod sa batas, sumusunod sa batas trapiko, sumusunod sa government. Dito sa atin, nawawala na ang respeto ng tao sa gobyerno kasi kasalanan din ng mga nasa gobyerno. Kasi imbes na maging halimbawa, na leader, paano ka maging halimbawa? Ang sarili mo hindi mo kayang baguhin. Ang sarili mo hindi mo kayang ipakita na ikaw ay inspirasyon na leader. Pabor ka na ikukulong yung mga korap. Yan ang pangarap sa buhay ko. Mabigyan ng hustisya ang mga tao. Mabigyan ng hustisya ang mga maliliit na tao, ang mga mahirap tao. Kasi sinasabi ko nga, si Manny Pacquiao, ang puso ni Manny Pacquiao, manatiling mahirap katulad ninyo. Mahal ko kayong lahat. Kahit na magalit kayo, not all of you agree with me or support me, but I love you. I know what you're feeling. Alam ko yung pakiramdam ninyo, pero mahal ko kayong lahat kasi dyan ako galing. Sino ba ako para magtanim ng galit sa inyo? Sino ba ako para magalit din sa inyo? No. I am a simple man also na natutulog sa kalye. Minsan makakain, minsan hindi. Yun. Yun ang palagi nasa isip ko, nasa puso ko. Na iniisip ko palagi ang kapakanan. Ang sarap ng pakiramdam ko, yung kinuwento ko sa'yo na pag nandoon ako sa Dubai, na scholar ko pala yung nagtatrabaho doon, sir, salamat sir. Oh, ang sarap ng pakiramdam. Marami sa atin nagaling-galingan na ito. Ang tawag ko dyan is pretentious. Pretentious genius leader. Tamantalang kawawa ang mga mahirap na tao. Malaki ang pag-alala ko, ang mga tao, hindi nila alam. Kaya ko sinasabi ito, kasi gusto kong malaman sa buong sambayan ng Pilipino na ito po yung sitwasyon. Useless ang pagiging politician ko kung wala akong magagawa. Maging katulad ako doon sa mga trapong politician. Useless. Gusto ko, habang nandito pa ako sa politika, gusto kong iayos para sa kapakanan ng mga mahirap na tao. Kasi doon ako galing. Anong take mo sa corruption naman? Ang gripo, ang daming tagas. Ang daming tagas. Dapat ayusin. Kasi maraming tagas eh. Patak na lang napupunta rito. Ang ibig kong sabihin, maraming korupsyon, iba't ibang mga ehensya ng gobyerno na dapat ayusin. Please, maawa tayo sa sambayan ng Pilipino. Maawa tayo sa sariling bahay natin. Sariling bahay natin, ninanakawan natin. Ang mga tao naghihirap, nagugutom. Kung wala kayong malasakit, wala kayong pagmamahal sa ating mga kababayan na naghihirap, nagugutom. Ako, kasi doon ako galing. Ang pangarap ko na ang susunod na maging leader sa bansa natin, na ito dapat ang gawin. Like I said, ang gripo, ang daming tagas. Dapat ayusin yung PhilHealth. Kita mo, billion. We are not talking about millions, 100 millions. Billions ang pinag-uusapan natin. Itong non-tax revenue income dapat palakasin. Once you lower the taxes, magmura lahat ng bilihin. Once na magmura lahat ng bilihin, ang mga mahirap, madali na makakain. Kasi yung 20 pesos nila, yung 10 peso nila, yung 50 pesos nila, makakabili na ng bigas pagkain. Eh ngayon, may 10 peso, makabili sila ng 1 kilong bigas? Hindi. Once you lower the taxes, especially yung corporate tax, akalain mo, di ba? Yung corporate tax, kung ibaba mo ang corporate tax ng 15% flat, wow! Para tayong imbudo. Lahat ng mga business sectors, mga malalaking company, lahat ng mga dito mag-invest sa atin. Kasi makakumpit na tayo in other country like Singapore, like Malaysia, Cambodia. Ang taxes kasi nila sa Thailand, ang taxes nila ay 20%.
yung corporate tax nila 20%. Yung Singapore naman 17% ang corporate tax nila. Eh sa atin 31% or more or less 31% ang taxes natin. Eh kung ako investor naman, ako magnegosyo, bakit ako mag-invest dito sa Pilipinas? Ang pangarap ko, lower tax, corporate tax, 15%. Pero hindi mo magagawa kaagad dyan. Hindi mo magagawa yung 15% corporate tax, ilo-lower mo lahat ng taxes dito sa bansa natin. Pangarap ko, alisin yung 12% VAT, yung mga taxes, 15%, individuals and corporate tax. Sabi nila, anong alam ni Manny Pacquiao? Kaya ako sinasabi itong problema na ito, na ito yung problema, ito yung solusyon dapat. Yung mga tao kasi, sabi niya, oh, kailan, I have to speak good English, I have to speak perfect English to prove that I am a good leader. No, the most important for a leader is this. If you already know the problem, you know how to solve the problem. That's what we need. In this pretentious, genius politician, trying to speak good English, perfect English, to impress people. And that's what happened to this country. Ngayon, ano ba yung sinasabi ko na solusyon? Once you lower the taxes, corporate tax, and individuals, once you lower the taxes, malaking ginhawa sa tao yan. Malaking ginhawa sa mga investors, mga business sectors. In that way, domino effects. Ano yung domino effects na yan? It will create more jobs for the Filipino people. Ang mangyayari niyan, ang trabaho maghanap ng tao, hindi ang tao maghanap ng trabaho. Diyan yan sa economic growth natin. Water supply, electric supply, telecommunication. Yang tatlo na yan, based on my study, pag-aaral ko, yung tatlong company na yan, makapag-generate sa government annually, at least hindi bababa ng 3 trillion annually. Sa tatlo lang yan, ha? Ikaw, leader, ikaw namumuno sa bahay. Ikaw namumuno eh. Ikaw nag-ano. Galingan mo. Sikapin mo na ang bahay na pinamumunuan mo, earning enough to cover up the annual budget, the monthly budget. Kasi pag maganda yung growth and development sa bansa natin, yung mga pag-rebuild nila sa government, pag-ano, mababawasan yun kasi magkakaroon sila ng trabaho, magiging highly urbanized na lahat, buong sulok ng mundo. Because, why? Because the economy is growing. That's what I'm talking about. The more investors coming to our country, the more the Filipino will benefit from that. Yun yung solusyon natin na palakasin nyo lang natin yung non-tax revenue income, lower natin yung tax. In that way, makakaahon tayo sa kahirapan. Ngayon, kung ang bahay gumagastos ng 100,000 a month, kumikita ang bahay na lang ngayon, mababa taxes, nakaginhawa ang mga tao, makabili ng murang pagkain, kumikita ngayon ang government ng ang bahay ngayon ng 200,000. Eh, ang gastos ng bahay monthly, 100,000 lang. Abay, may 100,000. Ito ang gagawin. Ang 50,000, ibabayad mo sa utang. Laki ng utang natin eh. Ang 50,000, ibabayad mo unti-unti. Ang 50,000 is saving mo yon. Kasi anything na project na emergency, diba? May mga emergency, like ditong Sakuna, hindi natin in-expect ito. Mayroon tayong funding, hindi tayo mangungutang. May i-develop na skyway o subway system. Hindi mangungutang bahay kasi may pundo. Yan dapat ang mindset natin. For this country, we need a concrete long-term plan. When I'm talking about concrete long-term plans, we are not talking about 6 years, 3 years. We are talking about minimum of 30 years to 50 years. Yan ang dapat malaman ng taong bayan kung anong sitwasyon ng bansa natin ngayon. Gano'n naka-alarming yung utang ng Pilipinas? Napaka-importante na malaman ng taong bayan kung magkano na yung utang natin. Ang utang natin ngayon, nasa 9.6, more or less, 9.6 trillion. Ganyan kalaki ang utang natin. Kung equivalent mo na, ang bawat Pilipino, hindi ipapanganak pa lang, may utang na siya na more or less 84,000 o 84,000 ang utang ng isang tao. So, very alarming. Tapos, kung hindi maagapan kasi itong problema na ito, alam mo, palaki ng palaki yan kasi taon-taon nangungutang tayo. Very alarming. Ang tao, ipapanganak pa lang, mga baby ngayon, ipapanganak pa lang, may utang na, 84,000. Ang utang natin, 9.6 trillion. Palaki ng palaki. Anong solusyon mo dun sa nagbabangayan palagi? Either dilawan ka, DDS ka, or parang palaging pagka meron kang sasabihin, kukulayan ka nila. Alam mo, ang kailangan din natin dito sa bansa natin, we need unity,
solidarity to achieve victory. Sir, sorry. Mayabang ka daw dahil namumudmud ka ng pera. Alam mo, ang pinakakalabang ko sa tao, especially public servant, yung mayabang. Ayaw ko yung mayabang. Kontra yan sa ano, kasi I always believe this passage in the Bible. When you exalt yourself, will be humbled. Those who exalt themselves will be humbled, and those who humble themselves will be exalted. Pinapataas ng Panginoon. Kaya yan yung ano ko, I'm hoping na talagang itong problema natin sa traffic. You mentioned sa traffic kanina. Sa sobrang mga sasakyan dito sa Metro Manila, walang nadagdag na daan. Ang tanging solusyon na dito, dagdagan yung mga skyway, subway system, dagdagan yan. Kasi wala na eh. Bakit? At bakit naman nandito lahat ng tao? Bakit naman nandito lahat ng tao? Kasi isa na yan sa mga pinaproblema ko na dapat natin i-resolve. Dito ang tao lahat, kasi dito ang ekonomiya. Dito may trabaho sila, mataas ang sweldo. Which is, kung suportahan yung Visayas and Mindanao, o kaya North Luzon, i-develop ng i-develop doon, yung mga taga Visayas, Mindanao, hindi na pupunta rito. Yung mga taga North Luzon, hindi na pupunta rito sa Metro Manila para magtrabaho o mag-business. Hindi pa develop yung Visayas and Mindanao, which is napakaganda. Dapat fair tayo, develop the country. Alam mo, napakarami sa Visayas area, Mindanao area, dito sa North Luzon area. Ang dami nating dapat i-develop. Yung tinatabig ko na, i-ano natin ang economic zone, industrial park. Importante yun. Yun po ang isa sa mga ano ko na ang makinabang yung mga tao doon. Lahat. Wala na yung mawawala din yan, malisin yung magpabundok, mag-rebuild eh. Kasi may trabaho na sila, kung may hanap buhay ka, mahiris mo pa ba na mag-rebuild eh? Pag-usapan natin yung itong salary, yung sweldo ng mga tao. Pumupunta ang mga tao dito sa Metro Manila kasi malaki ang sahod dito. Bakit ayaw nila mag-stay doon sa probinsya nila? Kasi maliliit ang sahod doon sa kanila. Yan ang isa ka problema na yan. Gusto nila dito sa Metro Manila kasi malaki ang sahod kaya kumpara nga naman sa probinsya. Ang gusto ko, across the board, nationwide, pareho ang salary standard. Yung salary lahat pareho, walang maliit, malado, para magbalikan lahat sila doon. Ngayon, ano namang disadvantages doon sa mga business sectors sa ibang mga probinsya? There is a way, there is a solution. Bawasan mo yung taxes nila. Oh, di ba? Kung ano yung mga probinsya na hindi pa urbanized, bawasan mo yung taxes nila. Eh di, instead nagbabayad sila ng taxes, napupunta doon sa sweldo ng tao. Sa mga magsasaka, may idea ka paano sila matutulungan? Malaki ang utang na loob natin dito sa mga magsasaka. Sila ang nagpapakain sa atin. Sila ang nagpapakain sa itong kinakain nating bigas, pagkapagkain, dahil sa kanila yon, sa pagsisikap nila. Tapos pabayaan natin sila? No. Mali yan. Dapat unahin natin sila. Paano natin sila matutulungan, sir? Dapat ang government ang bibili sa palay ng mga mamamayang Pilipino. Na in that amount, hindi bababa. Kasi pag doon ka sa private ka, binabarat eh. Kawawa ang mga farmers natin. Na yun lang ang source of income. Sinasabi ko nga, itong rice tariffication law, ang purpose talaga, maganda ang intention nito, pero hindi lang maganda ang pagka-implementa. So, we will review it. Nag-file na ako sa Senate na i-reviewin yung rice tariffication. Kung kailangan i-abolish, na kung hindi naman nakakatulong sa ating mga farmers natin, bakit hindi natin i-abolish ang mga farmers na gugutom, umiiyak? OFWs. Itong mga OFWs, talking about them, malaki ang utang na loob din natin sa kanila. Magkano'ng remittance na inuwi nila dito taon-taon? Billions of pesos na ang inuwi nila dito sa Pilipinas. Napakahalaga at bigyan natin ng importansya. Kaya nga, pag-upo ko agad, i-final ko yung OFW handbook para naman extra protection sa kanila, para in case may emergency, alam nila kung sino kukontakin nila. Hindi ka natatakot na maubusan ka ng pera para sa pamilya mo kung lagi mo pinamimigay? Alam mo, since 2000 pa, tumutulong na ako sa kapwa. Tumutulong na ako sa mga tao.
hindi ako natatakot. Bakit? Lahat ng mga bagay dito sa mundo, ang pagmamay-ari na ang Panginoon ay na sinusunod ko. Ang Panginoon ang nagbibigay ng lahat. Maubusan ba ang Panginoon ko? Ang Papa ko, maubusan ba? Noon pa ako nagbibigay ako, wala man, hindi ba naubos? Yung pagiging materialistic, iniiwasan ko. Kasi hindi yan ang kalooban ng Panginoon. Sabi nila, kung gusto mo lang tumulong, ba't kailangan pang pumasok sa politika? Pwede ka namang tumulong lang, pero wala ka dun sa magulo alam mo, at sa maduming mundo na yon. Wala pa ako sa politika, tumutulong na ako. Proud ako. Yung sinabi ko kanina, kwento kanina, yung nasa Dubai ako, may waiter doon. Alam mo yung nung nag-aral siya, hindi pa ako sa politika noon. Wala pa ako sa politika noon. Yung sa Japan, wala pa ako sa politika noon. Nung nag-aral sila. Tumutulong na ako. Pero, sabi ko, bakit ka pala pumasok sa politika? Sabi ko, ano, mas marami akong magagawa. Kasi nakikita ko, ang politika dito sa bansa natin, ginagawang business. Karamihan dito sa bansa natin. Alam mo, ang iisip nila, politics is a business. Politics is not a business. It's a public service. Dapat hindi mo pinagkakitaan yung politics. Importante tunay na may malasakit at pagmamahal sa ating bansa. You need to pretend that you are genius or smart enough to impress people, to deceive people. Hindi na uso ngayong panahon na yun. Importante yung madama ng mamahirap na tao, madama ng mamaliliit na tao, maghihirap na pamilya, na mahal sila. Yun ang importante. Which is, hindi ako magsasabi ng tapos. Pero sa akin, hindi ganun ang politika. Ang politika, public service, natulungan ang mga tao. Now, if you ask me, where are we going to talk about politics? No. Mas magagalit ako kung pag-usapan politika. Kasi this is not the right time to talk about politics. This is the time to have a concrete solution, immediate solution for the problem. Paano yun? Nagugutom ang tao. Sama-sama tayo, tutulong-tulong tayo, mag-initiate tayo sa ating abot makakaya. Kahit sariling pera natin. Ang pera ng government, sige, okay yan. I-dole out natin sa taong bayan, i-dole out natin yan. Pera nila yan eh. Dapat maganda, masaya tayo. Ang importante dito, kailangan sarili natin pera. Kaya ang mga private sector, private company, mga mayaman, mag-initiate na lang tayo. Tutulungan natin yung mga mahirap na tao. Nagugutom, walang tahanan. Yan po, ang pangarap ko po dito sa ating bansa. Ang pangarap ko dito sa Metro Manila. Zero squatter. Imagine mo, walang squatter dito sa Metro Manila. Kayang bigyan ng bahay sila. Kaya silang bigyan ng sariling bahay. Nagagawa ko po sa pera ko na income na binigay sa akin ng Panginoon. Libong-libong pamilya ang nabigyan ko eh. Hindi nila alam. Binibigay ko libre kahit peso. Wala akong kinuha sa kanila. Wala akong sinisingil. Alam mo, makita ko yung reaksyon ng tao. Umiiyak na, nanginginig na sa tuwa. Pero mo, wala kang bahay. Bibigyan ka ng sarili mong lupa, sarili mong bahay. Konkrito pa, hindi yung nipa-nipa lang. The true test of a leader ay pagka dumating yung mga unimaginable crisis. Lahat ng problema na yan may siya. I don't want to elaborate about the solution of that question, about the solution of that problem because I don't want to compare myself to other politicians, to other leaders. Pero sa abot ng ating mga kaya, dapat magkaisa tayo para mapaghandaan natin kung ano pa yung mga darating mga sakuna, kung ano yung mapaghandaan natin, especially kung mga sakuna na dumarating, nagkaisa tayo, maaksyonan ka agad natin yung mga problema na yan, yung mga nangailangan, yung mga tao. Kung kailangan silang ilikas ka agad sila habang ano. Example ko lang yan pagdating sa usaping problema ng bansa natin. Ang pagtulong natin, tuloy-tuloy yan. Itong tulong ko na ito, kumbaga, blessings ito ng Panginoon sa akin. Hindi ito pera ng gobyerno. So hindi ko kailangan i-announce. Yun ang kasi paniniwala ko. Pero sa akin, initiative ko ito, tulong ko na
sa biyaya ng Panginoon sa akin, sa abot na aking makakaya, ginagawa ko ito. Ngayon, kung yung mga tao na nainggit, gawin din nila, tumulong din sila na ganon. Hindi lang mga relief goods. Relief goods, sabi ko sa kanila, in-explain ko naman sa kanila na itong tagwalong kilong bigas, sardinas, noodles, may medicine kit pa, pang bata sa kamatanda. Oh, sabi ko ngayon sa kanila, sabi ko, ito para sa inyo, at ito namang 1,000, itong 1,000 kasi hindi lahat nandito na cover up na yung pangailangan niya. May ibang bibili ng gatas, bibili ng gamot, bibili ng vitamins sa mga anak nila, at least mayroon silang pera. Ako, nangangarap ako ng isang mapayapang bansa, may pagkakaisang bansa, maunlad na bansa, igit sa lahat, bansa na may Panginoon, bansa na lahat ng tao sumusunod sa ating gobyerno, bansa na ang lahat ng tao nirerespeto ang gobyerno, at ang gobyerno natin hindi tinotolerate yung corruption, ang gobyerno natin ini-implement ng gusto ang batas natin, mahirap man o mayaman. Yan po ang gusto kong na isang leader na maging mamuno sa ating bansa, na may malasakit, pagmamahal na tunay para sa ating mga kababayan. Ito lang maiwanan ko. If you want change, magsisimula sa sarili mo. Kung gusto mo ng pagbabago sa bansa natin, magsisimula sa bawat isa. Maging halimbawa at inspirasyon na leader. Yun po ang ano natin. We're not talking about here about tapang, about anything. We have to exercise the power of the government. We have to exercise na lahat ng tao sumusunod sa gobyerno, lahat tayo sumusunod sa patakaran ng ating gobyerno, lahat ng tao nagmamahalan, nagkakaisa, at hindi nawala ang respeto sa ating gobyerno. Because I always believe that the authority is established by God and instituted by God. The Bible says, whoever rebels against the authority is rebelling against what God has instituted. Therefore, all of us will be bound to the authority and submit to the authority, to the governing authority. Thank you.